pinangaral ni Jesus. Ang pag-aari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may mairparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay, halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nagbadha sa kanyang muka dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Fariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapapatay si Jesus. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Bago po ang aking homilya, nais po nating batiin din, pasalamatan ang mga bisita natin ngayong umagang ito. Sa pamumuno rin ng ating kasamang pari ngayon nagmimisa, si Father John Chabenia mula sa Pulanggi sa Bicol. Palakpakan po natin ang ating mga bisita. Kasama ho rin kayo na mga nagsisimba mula sa iba't ibang lugar din sa ating bansa at sa mga kapatid natin na kasama natin pa rin nagdiriwang sa pamamagitan ng ating online mass. Welcome po, Father June. Sila ay nandito bilang paghahanda sa gagawing pagdalaw ng ating imahen ng Nazareno sa kanilang simbahan sa Bicol. Pagdasal po natin ang kanilang ligtas din na kasama ang kanyang mga kabataan din na nagsisimba. Ang ligtas nilang paglalakbay pabalik ng Bicol. Alam niyo, noong nakaraang taon, dumadong kami nagkakilala ni Father. Talaga, nung dumalaw kami rin, nagmisa kami doon, yun ang kanyang request din. Siya mismo rin ang naghanda ng pagdalaw ng imahen ng Nazareno doon. Alam niyo, mga kapatid, yun ang isa sa mga imbitasyon sa ating mga deboto. Noong Sabado, tayo rin po ay nagpunta sa Singapore para magmisa ng kauna-unahang piyesta ng traslasyon sa Singapore. At nakakatawa hong makita yung mga kababayan natin. At hindi lang mga kababayan natin. Alam nyo kung sino kahanga-hangang nakita ko? Yung mga lokal, yung mga Singaporeans na natuto rin silang magkaroon ng debosyon sa Nazareno. Naku po, talagang dudugurin ang, oh,
matutunaw ang iyong luha talaga sa kanila. Pag nakita mo sila kung paano magdasal, marubdob na pagdarasal, lumuluhod sa harapan ng imahen, pag nakahihipo sila sa kamay ng imahen ng Nazareno, tayo ay nagbigay ng imahen doon sa Singapore. Napakaganda ng imahen. Halos kamukha ng nandito. Pero ang kahanga-hanga is kung paano nila ipakita ang kanilang pananampalataya. Kung paano nila ipakita ang kanilang pagmamahal sa Poong Jesus Nazareno. At ito ang imbitasyon sa atin ngayon, mga kapatid. Lalo na sa ating ebanghelyo. Kung paano pinagaling ni Kristo ang lalaki sa kanyang sakit. Actually, hindi lang yung lalaki ang pinagaling niya. Yung mga taong nasa paligid niya. Lalo na ang mga nagkukundina sa paggawa ni Jesus ng mabuti. Ito ang huwag nating katakutan. Ang makita tayo ng ibang tao na gumagawa ng tama, na gumagawa ng mabuti. Kaya sa ebanghelyo, paano pinagaling ni Jesus yung lalaking may sakit? Tinawag niya sa harapan. Tinawag niya sa harapan ang lalaki. At sa harapan nila, yung kitang-kita ng marami, pinagaling ni Jesus ang lalaki. Sa panahon natin ngayon, alam natin yan. Siguro ilan sa atin dito guilty. Saan? Hindi lang sa paggawa ng mali. Guilty, hindi lang sa paggawa ng mabuti. Guilty tayo sa pagtatago natin sa paggawa ng mabuti, ng maganda at ng tama. Bakit mo ikahihiya ang ginagawa mong mabuti? Sa ating ebanghelyo, muli nating narinig ang Panginoon mismo tumingin sa kanila ng may galit. Ba, medyo skandaloso. Ang Panginoon nagpakita ng kanyang galit. Sumama ang loob. Pero yung kasunod noon, huwag nating kalilimutan. Hindi lang basta nagagalit ang Panginoon. Hindi lang basta sumasama ang loob ng Panginoon. Saan at bakit? Sa ginagawa nilang masama. Sa ginagawa nilang mali. Lagi natin naririnig, we condemn the sin but not the sinner. Kaya ang tanong, anong ikinagagalit mo? Anong ikinagagalit mo sa iba? Dahil ba mas gumagawa sila ng tama at maganda kaysa sa iyo? Dahil ba mas natututunan nilang tumulong? Anong ikinagagalit mo sa iba? Yung mabuti nilang ginagawa? Yung totoo nilang sinasabi? Anong ikinagagalit mo sa isang mabuti at tamang bagay? At sana mga kapatid, kung meron man tayong dapat ikagalit, kung meron man tayong dapat ikasama ng loob, hindi yung magandang ginagawa ng iba. Huwag kang matuwa. Ito, maganda. Huwag nating ikatuwa. Huwag nating ipagbunyi ang pagkakamali ng iba. Ang pagkakasala ng iba. Nakakahiya ka. Huwag mong ikatuwa. Huwag nating ikwento pa sa iba. Huwag nating pagpiestahan pa ang masama at pagkakamali ng iba. Baka tayo ang kagalitan ng Diyos. Kaya sa pagpatuloy na misa natin, mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na sana araw-araw huwag tayong panghinaan ng loob. Araw-araw, huwag nating ikahiya ang pagsasabi ng totoo, ang paggawa ng mabuti sa iba, ang paggawa ng tama sa iba. Bagkus, mga kapatid, araw-araw, mahiya tayo at tigilan na po natin ang anumang masama at mali
na ikagagalit ng Diyos, na ikasasama ng loob ng Diyos. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na ipakita sa iba, gawin at ibigay sa iba kung ano ang mabuti, kung ano ang tama. At huwag natin ipagpatuloy pa, huwag natin ikatuwa, huwag natin pagpiyestahan ang pagkakamali ng iba. Amen. Tumayo po ang lahat.